Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama. At syempre, pagbati po sa lahat ng mga taga-subaybay na sa mga sandaling ito ay nasa biyahe. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa bawat isa, purihin po ang Panginoon sa opportunity na mag-aral ng kanyang salita. Sa atin hong pag-aaral, pinag-uusapan natin ang tungkol sa kung paano natin palalaguin sa pananampalataya ang bawat isa. Isang malaking hamon po ito, lalong-lalo na kung ating uunawain yung epekto ng ating individual na kalagayang buhay espiritual sa kabuuang layunin ng isang iglesia. Kadalasan po ay hindi natin naiisip yung kabuuan. Ano ho, ang ating focus ay yung personal, ano yung nangyayari sa ating sariling buhay. Pero napaka-importante po na ating makita, maunawaan kung paano ho tayong mag-i-involve sa ating church at kung ano po epekto ng ating paglilingkod. Merong nakapagsabi na una, pag tayo daw po ay hindi naglilingkod, una, tayo po ay hindi lalago. So, ikaw mismo na may katawan ay hindi lalago pagka ikaw ay hindi naglilingkod. Totoo po ito dahil ang paglago ay hindi lamang naman po sa usapin ng yung ating pagpapagamit sa kung saan. Ang usapin po rito yung pagiging good steward ng ating spiritual gift. Dinisenyo ka ng Panginoon na binigyan ng kaloob na espiritual nung ikaw ay nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at ikaw at ang iyong kaloob na espiritual naman ay dinisenyo ng Panginoon para maging pagpapala sa iglesia. So, in other words, pag tayo po ay hindi naglilingkod, tayo mismo as an individual hindi lalago, yung church will be affected dahil parang na-imagine mo na ang isang katawan na may parte na kulang, di ho ba? So hanggat walang pumupuno doon sa parte na yon, talagang hindi po lalago. Kaya napaka-importante yung ating partisipasyon, yung ating involvement. Kaya ho, madalas iniisip ng iba, ako lang naman to, nag-iisa lang naman ako, okay lang to. Na-imagine nyo ho ba, halimbawa sa isang araw, subukan nyo ho na wala kayong paa, wala kayong kamay, yung huwag nyong gamitin. Di ho ba mahirap sapagkat dinisenyo yung katawan na mag-function na nandyan po ang mga parte na yan. Kaya pag pinagkulang natin yan o hindi natin ginamit, mararamdaman po natin yung epekto ng kakulangan na iyan. So yung simple nagiging komplikado, yung madali nagiging mahirap, yung kaya parang kaduda-duda, no, kung kakayanin pa. Kaya nga, sa Bible, binigyan ho tayo ng napakagandang pagpapaliwanag kung ano ba ang itsura ng isang iglesia, ano ba yung isang church. At sinasabi po sa atin sa 1 Corinthians 12 na ang church nga po ay isang katawan. Kung paanong ang katawan ay maraming iba't ibang parte, ang mga mananampalataya ang bumubuo doon sa katawan. At ang mahalagang maunawaan po natin dito, interconnected po tayo. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng alisin o kaya ay pigilan ng paggamit ang isa na walang epekto sa iba. So, yamang magkakaugnay po yan, ang pagkukulang ng isa may epekto sa kabuuan. Kaya nga napakahalaga na talagang makita, maunawaan at maisip natin ito dahil paminsan, yung bang akala natin, total, nag-iisa lang ako, ako lang naman ito, wala itong epekto sa iba. Meron ho, meron. Kaya nga, ang problema naman, pag naapektuhan yung kabuuan, ibig sabihin ay nanghina at hindi po nagampanan yung kanyang tungkulin, yung iglesia po ay makakaapekto din sa overall mission po nito.
So yung kanyang fulfillment ng kanyang misyon apektado. Sabi nga sa Ephesians 4:16, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy, growing, and full of love. So ibig sabihin mga kapatid, ang kalusugan ng iglesia ay nakasalalay sa individual na partisipasyon. Yung iyong hindi pag-participate will render the whole body unhealthy. Pag yung katawan ay unhealthy, it will affect how it tries to achieve yung kanyang purpose. So hindi po magagampanan ng isang iglesia ang kanyang tungkulin kung siya po ay hindi malusog. Imagine ha, sa isang simpleng parte na hindi gumana, ang kabuuan po ay apektado. Ngayon, tayo ho ba'y nag-iisip ng ganyan ang epekto ng ating hindi paglilingkod, di po ba? Pangalawa, mahalagang maunawaan po natin na kagaya po ng aking sinabi nung isang pag-aaral natin, hindi lamang naman nakatuon sa doing o paggawa ang ministry. Kasama po dyan yung tinatawag na ministry maturing sa pamamagitan po ng paglago ng ating ugnayan sa isa't isa. Halimbawa, dito po sa Ephesians chapter 4, binanggit din yung kaisipan na tayo po ay isang katawan. Pero ang binigyang diin din dito, ano yung mga prinsipyo na magpapatakbo ng ating ugnayan? Ang sabi ho ng talata, ano? Let me read from verse 1 hanggang verse 4. This is Ephesians chapter 4. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace, for there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. Now, dito po sa passage na ito, binanggit at later on sa mga susunod pang talata ay muli na naman babanggitin na tayo po ay iisang katawan. Ngayon, mapapansin nyo, hindi lang siya nakafocus doon sa kung ikaw ay kamay, ito yung gagawin, kung ikaw ay paa, ganito gagawin, kagaya po ng mababasa natin sa 1 Corinthians 12. Dito po sinasabi niya, doon sa verse 1, mamuhay kagaya ng nararapat sa ating pagkatawag. Kagaya po ng nararapat o naaangkop sa ating pagkakatawag. So, ibig sabihin po nito mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon, merong naaangkop na pamumuhay doon sa pagkatawag na yon. Di ho ba walang kaibahan sa estudyante? Pag ang estudyante po ay nag-enroll o officially estudyante na talaga siya, di ho ba yung tao na yon, yung estudyante na yon, siyempre, sa kanyang pagiging estudyante, merong inaasahan po sa kanya. Hindi naman pwede yung estudyante ka, pero ayaw mong gampanan o ayaw mong tanggapin yung responsibility o ayaw mong mamuhay kagaya ng naaangkop sa isang estudyante. So, sa madaling sabi po, ganyan tayo. Meron tayong layunin, meron po tayong importanteng tungkulin, at kinakailangan pong mamuhay tayo kagaya ng ayon sa pagkatawag natin sapagkat tinawag tayo ng Panginoon at pinaliwanag niya ngayon ano yung mga kailangan dyan. Obserbahan niyo po, always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. So ano pong ina-address dito? Di ho ba sa iglesia, tayo po ay binubuo ng iba't ibang mga miyembro, hindi pwedeng magpagalingan. Na-imagine nyo ba yung paan nyo? Di ba pag humahakbang tayo, hindi naman husabayan eh. Para pag nagkasabayan, para ho tayong kangaroo, ano? Hindi husabayan, alternate yan. Ngayon, sa katawan, hindi pwedeng paligsahan. Kinakailangan po, tandaan natin, walang competition, but we are put together so that we can complement each other. Hindi competition, kundi ang layunin po is to complement one another. Yan po ang layunin. Yan ang dapat mangyari. Yan ang dapat makita. So, ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga
na maunawaan po natin na parte ng ating paglilingkod ay yung paglago ng ating pagkatao. Paano tayo makikitungo sa isa't isa? Anong klaseng relasyon ang mayroon tayo sa isa't isa? Yan po ay mahalagang pag-isipan. Mahalagang alalahanin ang katotohanan ng iyan. Kaya nga sabi niya sa atin, be humble and gentle. Ay, totoo naman, dahil pag tayo po'y naglilingkod, minsan nasanay tayo sa dati nating mga ginagawa na lahat na lang halos competition, di ho ba? Pagalingan, pahusayan, sino po ang itatanghal, ganyan eh. Pero ngayon, ang sinasabi ho sa atin sa puntong ito, hindi ganon. Ang kinakailangan natin pagtuunan dito ay papaanong mapapanatili yung pagkakaisa. Interesting yung sinabi sa verse 3, make every effort to keep yourselves united in the Spirit. Tayo po ay pinag-isa sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ang ating pagsusumikap ay panatilihin yung pagkakaisa na yon. So, nangangahulugan po that we strive, we work hard to make sure that unity is preserved, it is promoted. Now, ano ba yung unity sa Bible? Meron po akong nabasa na isang aklat sa management. Ang ganda ho ng kanyang pinaliwanag. Sabi niya, paminsan, akala natin, yung walang gulo, automatic, may unity. Maganda yung kanyang sinabi. Ang sabi niya, hindi sa lahat ng pagkakataon na dahil walang gulo, merong pagkakaisa. Pinaliwanag niya, ang tawag paminsan dyan ay artificial harmony. So ano ba yung artificial harmony na ito? Ito po yan. Sangayon sa kanyang pagkakapaliwanag, may mga pagkakataon dahil nag-iiwasan na tayo na mag-cruise ang ating mga landas. Walang gulo, di ho ba? Paminsan makikita mo ito eh, ayaw maglingkod kasama si ganito. Ayaw maglingkod pag si ganito ang magsasabi. So nag-iiwasan at yung pag-iiwasan na yon ay nagdudulot ng kawalan, ng friction. Bakit? Kasi wala namang pagtatagpo. Essentially, wala namang relationship. So, ang sabi po ng isang author, that is not unity, that is artificial harmony. Ewan ko, kung naranasan nyo na ho yung kayo naglilingkod, tapos nasabi ninyo, hindi na lang ako nagsalita, hindi na lang ako kumibo, hindi na lang ako gumawa, kasi baka may masabi, o kaya baka magalit, o ano nangyari ngayon. So, ibig sabihin po, akala natin yung ating non-involvement ay nangangahulugan na mayroon tayong magandang pagsasamahan. Pero ang totoo, kakaiwas ho natin sa conflict, ano nangyari, naiwasan din natin yung paglago. Kasi nga po, sa halip na talikuran natin ang isa't isa at magpanggap na wala tayong problema, ang sinasabi rito, i-address natin yung issue ng conflict. Sa papanong paraan, tayo po'y magpakumbaba. Let us be gentle. Let us make every effort to keep ourselves united. And having said that, ang tunay na pagkakaisa sa Bible ay hindi po yung walang conflict. Kailangan nating resolbahin yan. Pero ang kinakailangan pong maunawaan natin when we talk about unity in the Bible, there is active participation. Hindi lang po yung hindi ka kumontra, may mga tao po na hindi ko kontra, pero hindi rin makikiisa. So ang tunay na diwa po ng pagkakaisa or unity, merong active participation. Ibig sabihin, meron tayong ginagawa to actually contribute. So in the absence of that contribution, wala pong totoong unity o pagkakaisa. Kaya nga po, makikita natin na later on pinaliwanag, para meron tayong active participation, binigyan tayo ng kaloob na espiritual. Sa pamamagitan ng kaloob na espiritual na yon, magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Bakit? Kasi nangangahulugan, pwede na tayo mag-participate actively. We can involve. Bakit na sa atin yung kakayahan? Ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire to obey and the power or capacity to do what pleases Him. So kung ano po yung kailangan para tayo po ay makapaglingkod,
pinagkaloob sa atin. Kung ano yung kailangan para tayo po ay magamit, ibinigay ngayon sa atin. So ang ating responsibility ngayon ay gamitin po ito. Kaya kung mapapansin mo, yung Holy Spirit, merong tinatawag na fruit of the Spirit at saka merong tinatawag na spiritual gifts. Ang sabi nga rito sa Ephesians 4:7, however, He has given us, or each one of us, a special gift through the generosity of Christ. Yung special gift na iyon ay may kinalaman po sa spiritual gifts. So, ano po ang purpose nito? Ang sabi ho rito sa Ephesians 4:12, their responsibility, referring to the apostles, the prophets, and the pastors and teachers, is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So, nangangahulugan po ang bawat isang mananampalataya, kailangan po ay ma-equip, kailangan po ay matuklasan ang kaloob, magamit ang kaloob, so that we can build up the church, so that we can do God's work. So, lahat po inaasahan yan. Nakakalungkot lang kasi may mga henerasyon po na lumaki na ang tingin nila sa iglesia, parang ano eh, okay, meron tayong salaried workers, okay, compensated financially. Ang kanilang pagtingin dito po sa mga workers na ito, empleyado. Eh ngayon, kaya minsan nagkakaroon ng struggle, alam nyo kung bakit? Hindi ho masama na sumuporta tayo ng worker at mag-stipulate tayo ng ano yung kailangang mga gagawin. Pero tandaan nyo po, hindi ganun ang original design. Hindi ho masama yung accountability, but if we try to put it in an employee-employer relationship or setup, marami po tayong magiging problema. Hindi ko po sinasabing mali na magkaroon tayo ng ganyang setup, pero maging maingat po tayo kasi paminsan, ang nangyayari, siya na lang ang paggawin natin, total siya ang binabayaran para gawin yan. So ano nangyari ngayon? Nag-hire kayo ng pastor para siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Pag si pastor nagdisipulo, pag si pastor nagtrain, pag si pastor nagdelegate, aba tamad si pastor. Bakit? Eh kasi pinapasa niya sa iba yung trabaho. Samantalang binabayaran natin siya para gampanan 'yon. So pamisa nagkakaroon po ng ganung mentality na para bang lumalabas na pagka yung pastor ay nagdelegate sa iba, eh lumalabas na hindi na niya ginagampanan ng tungkulin, samantalang maliwanag na sinasabi rito na yun nga ang goal, di ho ba? That we equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Kaya kadalasan po ang nangyayari pagka yung pastor ay napigilan sa kanyang responsibility to train people. Kasi nga, iniisip niya, I need to please my supervisors. Kaya dapat ako na lang ang gagawa nito. Bawal mag-train, bawal mag-delegate. So ano mangyayari po ngayon? Habang inaako niya lahat, eh nadi-defeat yung purpose ng equipping. So bandang huli, yung rise and fall ng isang church, nakasalalay sa iilang tao, o paminsan pa nga, iisang tao. Bakit? Kasi iniatang natin lahat. Para bang ang naging kaisipan, kami rito ay financial supporters lang, ikaw na bahala dyan. So, ang nangyayari bandang huli, hindi po nagagampanan yung tungkulin. So, kinakailangan po nating makita, maibalik. Ano ba talaga yung sinasabi ng Bible? So that we can erase, we can correct, kung ano man yung mga maling kinagisnan, kinasanayan, na marahil po ay very misleading for the next generation. Dahil lang nakakatakot po yung magkaroon sila ng kaisipan na kukuha tayo ng salaried workers para ibuhos sa kanila yung responsibility. And our job is just to check and provide. Ano ho? To check, silipin, and to write a check, swelduhan. So nagiging ganun na lamang ang responsibility. Eh, tingnan nyo, kaya pagdating sa verse 16, ang sabi nga rito, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. So, paminsan yung sistema nating in place prevents each one from doing their own special work. Bakit? Kasi napupunta lamang sa iilan ang responsibility, so ang kabuuan ay hindi lalago. So, kadalasan po, yung ganyang klase ng setup, mapapansin nyo,
akala natin by putting on their shoulders the bulk of the responsibility ay naisusulit natin yung ating binibigay na compensation, ang reality po, in the end, it might even defeat the purpose. Hindi tayo nakapag-disciple ng tama. Kaya kung oobserbahan nyo po, napakahalaga na makita natin na hindi lang spiritual gifts ang binigay kasi lahat kinakailangan mag-involve. Binigyan din tayo ng fruit of the Spirit, Galatians 5:22-23, na ito po ay may kinalaman naman sa ating pag-uugali, pakikitungo sa isa't isa. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. So itong mga bagay na ito ay mahalagang elemento ng ating paglilingkod. At kaya nga maganda itong Ephesians chapter 4 kasi pinapaliwanag niya sa atin, may spiritual gift ka, gamitin mo. Pero habang ginagamit mo yung spiritual gift, kinakailangan makita rin sa iyo yung mga katangian na magpo-promote ng pagkakaisa, pag-uunawaan, at nagtutulak na ang lahat ay mag-i-involve sa ministry. Kaya kinakailangan po maging bukas tayo sa katotohanan yan. Kasi paminsan, ang nagiging problema, na-overlook natin to. We focus more on doing rather than on being. No? Nagtutuon tayo sa ano yung gagawin at nakakaligtaan na natin ano yung dapat nangyayari sa ating pagkatao. So in the end, what happens? Ang nangyayari po, hindi nga natin nagagampanan yung ating mga tungkulin. Kaya mahalaga ano po na as we do our ministry, tayo po ay lumalago din sa ating karakter. So that ensures that we do the ministry right. Diba? Tama yung paggawa natin ng ministeryo. Kagaya ng aking sinabi, kung ano po ang turing natin sa iglesia, ay magdidikta kung paano natin ituturing ang paglilingkod sa iglesia. The church is a body at tayo po ay parte ng katawan at kailangan nating gumanap sa tungkulin. Pagka ganito ang ginawa natin sa iglesia, makikita po natin ang paglago. Kaya napakalaking hamon para sa bawat isa. Ano po? Na talagang pagtuunan, pag-isipan kung paano natin mapapalago ang iglesia. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, yes, kailangan nating maglingkod, gamitin ang kaloob, pero wag nating kaliligtaan na sa paggamit ng kaloob, kailangan lumalago din yung ating karakter. Kasi pag hindi, naglilingkod ka nga, pero through the years ang nade-develop sa iyo, sama ng loob. Ang lumalaki sa iyo ay yung iyong galit at puot at hindi po yung buhay espiritual. Kaya kinakailangan merong ministry involvement at meron din pong ministry maturing. Ano po? Naglilingkod, lumalaki. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.